Salamat po. Magandang-magandang hapon sa ating lahat. Sa mga opisyales ng iba't ibang HOA at NGO, sa mga residente na nandyan po sa gilid, yung mga nanonood mula sa upper box, kamusta po kayo sa taas? Nandito po tayo ngayon, alam niyo naman po, no, para sa distribution ng tables, chairs, and tents po natin. Pero nalala niyo dati, pag may distribution ng tables, chairs, tents, papatawag yung mga HOA sa City Hall. Okay lang din naman yun, pero mas ginugusto po namin ngayon na kami na lang po yung lumapit ng konti sa inyo para makapusta rin po kayo, para makabisita. At ang totoo po niyan, meron po akong isang sadya sa inyo. Hindi po yung tables, chairs, and tents. Hihingin po sana akong konting tulong mula sa inyo. Okay lang po ba? Hindi na po ako mahiya sa inyo. No? Hihingi po ako ng tulong. Hihingi po ako ng suporta dahil meron pong bagong proyekto ang ating pamahalang lungsod. At kaya maganda na rin po na dito po natin na ginawa ang programa, ising programa ngayong hapon. Dahil ito pong lote na ito, nabili na po yan ng lokal na pamahalaan. So, ngayon, maaari ng ang susunod na tanong, anong gagawin natin sa malaking lote? Malaki po yan. Ngayon, marami po tayo mga pangangailangan sa nagpayo. Okay. Congratulations. Sino po sa inyo may anak o apo o kamag-anak na nag-aaral sa nagpayong elementary school? Elementary? Elementary muna. Alam niyo bang nasa 12,000 na ang mga kabataan po natin na nagsisiksikan sa nagpayong elementary school? Talagang napakasikip po, kahit mag-two shifts po sila, kulang na po talaga ang espasyo, kulang na ang classroom, hirap na ang ating principal, hirap na rin po ang ating mga guro. Sino po sa inyo may nag-aaral po sa nagpayong high school? Meron din po. Apo, hindi naman po anak, ano? Apo. Nasa ganun din po, nasa 11,000-12,000 din po ang mga mag-aaral. Ibig sabihin, pag pinagsama natin, elementary at high school, di ba, magkatabi lang po yun. 24,000 sa mga kabataan natin ang nagsisiksikan sa maliit na lugar na yun. Kaya marami po, malaki-laki po yung lote dito, kaya marami po tayong gagawin. Pero ang pinaka-importante nating gagawin, kung ipapatayo, magtatayo po tayo ng dalawang bagong school. Mahaba-habang proseso po ito at papasalamat din po tayo kay Vice Mayor Dodot sa ating mga konsehal. Alam niyo si Councilor Cory, chairperson natin yan sa education. Very supportive po sila sa programa natin na ito. Dahil nakita natin, isa ito sa mga number one, pangunahing pangailangan ng mga taga-Nagpayong. Tama naman po. O green space, at sa palagay ko po, tama yun. Ang mga kabataan natin ngayon sa lungsod ng Pasig, hindi lang sa Nagpayong, kundi sa 30 barangays natin, ay konting-konti na, dito nga, maganda, may konting open space pa, pero sa maraming sa ibang HOA, wala na mapaglaruan ng mga bata. Wala na silang, wala na tayong mapagtambayan din, kundi sa kalsada mismo. Hindi nagiging cost din ng bara, nagiging cost din ng traffic, mag-aaway pa yung magkapit-bahay sa parking. Di ba? Kaya kailangan manatili po ang mga open o green spaces. Paramihin natin ang open o green spaces. So, merong urban garden yung barangay, okay naman po yun. Magiliwan tayo ng espasyo para sa kanila. Pero, nagawa rin tayo ng isang medyo malawak-lawak na green space, open space, may kasamang playground at laruan, ang pagmenit paglaruan ng mga kabataan natin. Hirap na ako maghanap ng espasyo, kaya swerte tayo, meron tayo rito. Hindi lang po yun, naalala nyo nung kampanya, meron na banggit si Congressman Roman na mag-expand tayo ng mga servisyong pangkalusugan. Hindi naman po ospital talaga, kasi ang ospital mahirap po i-operate yan. Dalawa na po ang ospital ng Pasig, hindi na natin kaya ng pangatlo. Pero magtatayo po tayo ng pasilidad ng City Health Department dito rin po. So hindi ko po po muna pinag-aaralan pa natin kung super health center ba yan, lying in ba yan. Basta magkakaroon tayo para mas accessible at luluwag din yung Nagpayong health center natin. Dito rin po yan. May mga iba pa, pero siguro sa susunod na po, meron na tayong binubuo na master plan.
may mga pinapa-adjust na lang po ako sa team natin bago ko po maipakita sa inyo. Pero ako excited na excited po ako na gagawin natin dito sa Nagpayong compound natin dito. Ang hingin ko pong tulong, tingnan ko makalimutan tuloy, hingin po ang tulong sa inyo. Dahil meron po tayong mga nababalita. Ako, may personal, may kaibigan po ako, ano, yung kapatid po niya, may nakausap na sindikato. Nababalitaan nyo naman po siguro, ano, may mga iba nagpapanggap na sila yung nagmamayari ng lupa. Ngayon, may mga nabibiktima. Sabi ko, marami na po. May mga kakilala nga ako personal na lumapit sa'yo. Nakita ko yung mga dokumento at nakita ko talagang peke yung mga dokumento. Kaya sana magtulungan na po tayo para matigil na po yung ginagawa ng mga kriminal na yun. At kung meron po kayong impormasyon, meron po kayong detalye dun sa mga ginagawa nila, meron kayong mga dokumento, meron kayong willing na tumestigo, ilapit niyo po sa amin ng legal department natin kasi gusto ko po talaga makasuhan na sila. Kasi kawawa po yung isang kaibigan ko, 15,000 na down payment. Tapos wala na. Hindi naman kasi sa city government na nga yung lupa eh. Pinapaasa yung mga tao, buti kong pinapaasa na kung nakukunan pa ng pera. Kawawa naman po ang mga kapitbahay natin, ang mga kapwa nating pasigenyo. Yung iba, baka taga-probinsya pa, no? Hindi natin alam. Kawawa naman, hindi nila alam. Tama po yan, mga grabber, mga sindikato. May marami-rami po yan sa Pilipinas, kaya huwag natin payagan na magawa nila ito sa Pasig. Okay lang po ba magtulungan po tayo doon? Para tuloy-tuloy po ang development natin. Muli po, mula sa drainage hanggang sa kalsada, both site development, open space para sa mga kabataan, yung paaralan, yung expansion ng City Health Department services po natin dito. Basta magtulungan po tayo, dire-diretso na po ito. Ano? Mga 5-year plan po ito. Paganda ng paganda po ang lugar po natin dito sa Nagpayong pinagbuhatan sa lungsod ng Pasig. Maraming maraming salamat!